Aba, itinutulak naman ng mga tao na, sige na, please, Vice Ganda, Ding Dong Dantes, Angel Locsin, tumakbo na rin kayong senador. Pero dapat intindihin din ni Carla na pasensya ka na. Kasi kung starlet naman ang tingin sa inyo ng mga tao, baka naman kahit katawan nyo na, kaluluwa nyo, ibenta nyo, baka wala pa rin pumatol. Ito lang nagpapatotoo na malakas ang dating ni Jackie. So, maliti to, OG, na sinabihan siya ni Vice Ganda. Let them. Mas malala ang sinabi mo. I know. Ako na sasagot, Ocha. I will save my son. Hello mga ka-api. Dito po ang iyong mga lingkod. Dito po si Mamaloy. Ocha, Diyos at Papa. At ito naman po si Papa O. Si Ocha niya. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin. Ichika mo na! Dali! Nila, halos lahat yata nakatingin sa atin. Parang kahit saan naman tayo nagpunta na nasa New York tayo, ganun din, di ba? No, nakarang episode. Correct. Tapos, di ba nga, inahanap nila, asan yung plastic? Dala ba dito turn yung plastic ngayon? Ay, wala. Ah, wala. Okay. Oh, anyway, naku, syempre kahit nandito tayo sa San Diego ngayon, kung saan na inexperience namin ang bonggang-bongga, ang flagship cruises and events dito, yes. For like an hour. At syempre tayo naman natuwa at hindi naman tayo nahilo. So we had the blast. Wow. May natutunan ka ng English dito sa San Diego, ha? Blast. Iba yun. Ayan, syempre sa ating flagship experience kung saan nakasakay tayo sa Barco. Eh, kasama naman natin si na Tita Mary and Opeña. Yes. Ito Vic, Opeña, si Etche, si Tita Etche, at si Menchie ang makina. At syempre, si Ernie Lim ay kasama pa rin. At si Alvin, at si Lani. Nag-a-out ng camera natin. Si Alvin, ang kababata ko sa Loreto. Wow! Sabay ba kayo nagpatuli? Ito, Ochi. Sabay ba kayo nagpatuli? No, sabay lang kaming naglanggas. Oh, anyway, naku, ito na nga sa announcement ng tatlong Duterte daw ang tatakbo. Bilang senador, si Digong, si Polong, at si Baste. Yes. Oo, dahil in-announce ni VP Sara. Mm-hmm. Siyempre, abay, itinutulak naman ng mga tao na, sige na, please, Vice Ganda, Ding Dong Dantes, Angel Locsin, tumakbo na rin kayong senador. Oo, sinasabi pa, kinukumpara sila na mas karapat dapat sila, yung ganyan. Mm-hmm. Eh, hindi naman natin alam, hindi rin naman natin hawak ang kanilang mga puso at utak. Mm-hmm. Kung sila ay susunod, kung sila ay makikinig sa tawag ng mga, alam mo yon, na nagpo-push sa kanila to run for Senate. Yes. Oo, di ba? Yung mga tatlong yan, suki talaga yan to yung election, ay lagi silang ang tinutulak. Kasi nga nakikita ng mga tao na sila talagang may puso para maglingkod. Lalo nung mga wala pa silang mga posisyon, talagang naglilingkod na sila. Oo, at saka wala silang parang feeling ng mga tao, parang itong mga taong ito, si Ding Dong, si Vice, si Angel, alam mong may puso sa pagtulong at hindi mangungurakot. May mga ganyan silang factor. Okay. O abangan natin kung pakikinggan nila ang tawag ng taong bayan. Ha? Oo. Meanwhile, ikaw lang. Meanwhile, Josa. Si Josa nga, itinutulak. Oo, sa Lemery. Ay, oo nga. Itinutulak ako dito, OG. Ang dami nagtutulak sa akin. Oo, ano lang. Ang naman? Lakas. Ay, nahulog ako sa estero. At syempre, dahil hinulog siya sa estero, kaya amoy na amoy pa rin namin. Yes! Kaya naliligo. Hanggang ngayon, dito sa San Diego, ha? Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo, no? Yes! Oo nga, naku, ito na nga, parang nag-rant itong si Carla Estrada. Ito'y nag-viral, ano? Talagang kinall out din niya ang preview.ph. Yes! Ano ba yung issue na ito? Eto na nga, kasi nga, di ba, dati naibalita na rin natin ito, nang nakita natin na nakapost, di ba? Na apparently 3 years ago pa lang nakapost itong bahay nila Carla Estrada
the up for sale. Uh-huh. Pero ngayon, hindi na siya for sale. Hindi na nila binenta. Uh-huh. Parang ang kinocall out lang ni Miss Carla is para matapos na yung issue sa bahay. Ang kinocall out niya is, bakit kailangan pag pinakita yung bahay na binibenta, kailangan ko i-explain kung bakit binibenta. At saka ba't kailangan kasama pa yung picture ng buong pamilya niya, pati nung kanyang beloved mother. Uh-huh. Kailangan itabi pa dun sa article. Uh-huh. Kahit hindi diretsang sinabi ni Carla, parang napikon siya. So, napikon siya na parang ano ba ito? Kung ayaw nyo kami, huwag nyo kami i-follow or huwag nyo kaming sundan, huwag nyo kaming hayaan nyo na kami. Mm-hmm. Parang ganun ang sinabi niya, di ba? Mm-hmm. Syempre, huli nating nalaman dyan ano, na totoo naman na binibenta nila ng tape. Yes. Na for 50M. Yes. Dahil dinisplay pa eh ng broker eh. Sabi nga ni Carla, lahat na lang nag-feeling broker. Mm-hmm. Sa bahay nila. Pero hindi natin alam, ano, dahil na viral yan, mm-hmm. Biglang na magkaroon ng interest yung ibang nakakita. Kahit hindi na binibenta. Oo, at mabili yan. Dahil gusto nga talaga ni Carla na sa south na tumira. Mm-hmm. Sa may bandang S-Lex, ganyan. Ngayon, hindi na siya binibenta. Ang kinakainis din niya, ba't ito kailangan pa kasama yung picture ng family niya? Baka para mas mabilis mabenta, na. Mm-hmm. Ako naman, ang intindi ko dyan, talaga namang para madikit sa celebrity yung property, kailangan nandun yung may-ari. Mm. Dahil kahit naman ako, kung ako yung may-ari, tapos gusto ko lang, picture ko lang, kailan dinamay pati pamilya ko. Oh, para maging homey siguro yung bahay na sila dati nakatira dyan, hindi lang si OG. Para merong ano, merong impression na, ay, ang laki ng pamilya ni OG, siguro malaki yung bahay na binibenta. So may mga ganyan. Hindi ko naman sinasabi na sana maintindihan ni Carla yung mga ganyan. Oh. No? Siguro ano yan eh, nasa perspektibo yan ng mga, ng broker kung paano niya ibebenta yung property. No? Siguro isa rin sa ikinapikon ni Carla ay yung parang yan daw ang first investment niya. DJ, bakit ibinibenta, di ba? Pwede naman kayong tumira dun sa south, na nandyan pa rin na yung inyong bahay, na paminsan-minsan dalawin ninyo. Kaya sinasabi ni Carla, ikaw na lang, parang gusto mong ikaw na lang mag-desisyon sa buhay namin. Parang ano, parang pag nagbebenta ka ba ng ari-ari, kailangan i-explain mo kung bakit mo binibenta. Pag nagbebenta ka ba ng property, kailangan naghihirap ka. Kaya ka nagbebenta. Naiintindihan ko doon sa point na yun si Carla. Pero dapat intindihin din ni Carla na pasensya ka na. Kasi kung starlet naman ang tingin sa inyo ng mga tao, baka namang kahit katawan nyo na, kaluluwa nyo ibenta nyo, baka wala pa rin pumatol. Siyempre, Carla Estrada ka, Daniel Padilla yung anak mo. Intindihin mo na lang yun. At least, relevant pa rin kayo. Diba? Ganun lang yun. Speaking of binibentang bahay, no, na hindi na nga binibenta ni Carla, ito nga si Maring Poke. Patuloy pa rin yung binibenta ang kanyang bahay, yung kanyang resort sa Bataan. Ay, For 18 million. Ayan, diba, talaga siya na mismo nagpapaskel. Ayan, up for sale yan. Yes. Ngayon, kung bawiin ulit ni Mamang Pokwang yan at ayaw niya na ibenta, hintayin natin ang kanyang announcement. Eh, Tito Oje, bakit yung binibenta? Abay, wala kang pakialam. Tatanong lang naman, Tito Oje, para makapasok ako sa inyo. Hindi nga, siguro yung memories ni Papang andun siguro. Ay, kasi may nandun din one time si Papang eh. At saka syempre, baka rin naman na ganun lang ang ginagawa ni Mamang na i-stay niya saglit, bibenta rin niya. Diba? Ang importante, ang importante, pag-aari niya yun. Oo nga. Diba? Naku, Tito Oji, Mamaloy. Oh. Napapag-usapan din lang naman yung mga pagbebenta ng bahay na iyan. Oh. Naalaala ko nung naghihingalo ang tatay ko. Oh. Nung mamamatay na. Oh. Naku, kabilin-bili na niya sa amin. Oh. Wag na wag niyang ipagbibili ang bahay. Nagtataka kami, Tito Oji, bakit yun ang kabilin-bili na niya? Ay, naku, Tito Oji, Mamaloy. Oh. Nung pagkalibing, naalaman namin kung bakit pala kabilin-bili na tatay na wag ipagbenta yung bahay na iyon. Ay, hindi. Siguro maintindihan ko yung tatay ko. Kasi siya, syempre parang masyadong sentimental sa kanya yung ano, yung bahay na yun. Siguro doon na siya lumaki, doon na siya nagkaisip, doon na siya nakapag-asawa, doon na kayo binanganak. Kaya ayaw niya. Hindi yun. Baka kasi ang dami niyo na rin pinagawa. Sayang naman kung ano, hindi masasama yun sa presyuhan. Hindi! Lalo na kung malaki na yung presyo ng bahay. Hindi. Yun ang dahilan, Tito Oji, Mamaloy. Ano? Hindi amin yung bahay.
Hindi pala kami yung bahay. Diyos ko na kasunugulo tuloy kami. Nakala namin may bebenta na namin. Ako sa'yo, nakakaloka ka. Ay nako, alam mo pa, syempre na viral yung pagsasayaw ni Jackie ng Showtime. Ano yung sinayaw niya? Make me sweat, make me water, make me lose my... Ganun, ganun. Ano ba? Alam mo pa talaga? Di ba TikTokeris ka? Make me sweat, make me water, make me lose my breath, make me walk. Ganyan yung pagkasayaw? Ilasing. No, tama eh, pero parang mali. Tama naman. Pero parang mali. Ayan. Anyway, tanggalin mo muna ng baterya sa loob. Hindi nga, dahil sa sayo na ni Jackie, na-viral ito. Oh, di bongga? Siyempre, naging tampulan ng tukso si Jackie sa isang segment nila sa It's Showtime. Na parang lumalabas doon na parang pinagalitan or pinangaralan, pinagsabihan ni Vice Ganda si Jackie. Bakit? Doon nga sa sayo-sayo na yun. Hindi ba maganda yung pagkasayaw, Nay? Hindi. Tama naman si Jackie sa kanyang sayaw. Siguro iniisip ng mga tao, like may mga sa comment section, di ba? Matatagpuan mo doon yung mga komentong kaya raw siya hiniwalay ni Tom Durumal. Ay, pagsayaw lang, ganun pa yung ginagawa. Oo, pagkatapos daw makipag-iwalay, ayun na, parang nagwawala na si Jackie. Di ba pwedeng ini-enjoy lang ni Jackie ang pagiging single? Single man siya, ha? At saka nakakaloka naman yung nagsasayaw siya nang wala sa loob ng disco. Oo. Ako naman, alam mo, hindi, syempre sa career, no? Bilang matagal na ako rito sa industry, para ma-viral ng ganun si Jackie, malakas ang dating niya. Doon lang sa kanya ito nakita ng mga tao, kaya siya na-viral. Kasi ang nakakaloka nito, hindi na viral. Ayun. Ibig sabihin, walang dating si Jackie. So, ito lang nagpapatotoo na malakas ang dating ni Jackie. So, mali tito, OG, na sinabihan siya ni Vice Ganda? Hindi naman. Grabe ka naman. Hindi nga. Don't put words into my mouth, Josa. Hindi naman. Kasi kay Vice siguro, gusto niya ibang direksyon ang tahakin ni Jackie bilang siya yung manager. Oo. Magkakaiba naman kasi yung mga plano ng mga managers para sa kanilang mga alaga. Eh, ikaw na yung manager ka. Manager ka din, di ba? Paano ginagawa mo? Pag-alabaw may mga nag-viral na gano'n ng mga unguarded moments ng mga alaga mo. Eh, sasabihan ko. Sasabihan ko. Tapos sasabihin mo din dito sa vlog? Ay, hindi. Sa amin na yung gaga ka. Hindi. Sa amin ang dalawa yun. Siyempre, hindi ko naman para hiyain yung alaga ko on cam. Di ba? Siyempre, baka iba rin maging feeling nun. Nung alaga, si manager naman. Inano pa ako sa vlog. Di ba? So, mali nga si Vice. Ako, I don't see anything wrong with that. Kasi si Vice, yun ang brand of comedy niya eh. So, yung parang ginagawa na lang niyang yung parang aware ako sa nangyari. Pero hindi naman para seryosohin namin at dibdibin namin ito. Gagawin na lang namin siya ng nakakatawa para, alam mo yun, parang playtime na lang namin itong si Jackie. Laro. Laro-laro. Kasi nga, di ba ganun sila lahat sa Showtime? Oo, ganun naman. Kahit sinong host, pag meron ka, di ba, may something na napag-uusapan on social media, di ba, madalas nilang napag-uusapan, dinadaan sa biro, kansaw, yung lang sila. Di ba? Kaya nga, si Ogie Alcacic nga, kung paglaruan ni Vice, siga po, kung bibiruan siya. Naalala ko yan. Ako naman, parang, yung closeness kasi yun eh, mahirap biruin pag hindi mo talaga kaklose yung tao. Okay. At saka nilalaman din natin na yung sinasabi natin na iba na kasi yung terminology ng ngayon na laro o pinaglaruan eh. Dati negative. Ngayon yun na yung ibig sabihin ng playtime. Kapag sinabing laro, pinaglaruan, hindi na siya negative connotation. Saka hindi na dapat ma-hurt. Hindi na dapat ma-hurt kung ano. Kasi kung kaibigan mo na may nagbibiro sa'yo, even if it's i-ere, on air, ito sabihin, di ba? Parang relax lang. Parang kasi siyempre ginagawa rin ng It's Showtime na parang nandun lang din kami sa bahay nyo. Magkwentuhan tayo, magharutan tayo, ganun. Kaya kahit si Ogie Alcacid, ganun din na sinasabi ng iba dun sa GMA7.
grabe yung pagrespeto sa iyo. Diyan kinatanggap mo, diyan nilulunok mo na lang yung paglalaro sa iyo. Hindi. Oo, naman yung mga netizen sa ganyan. In fairness, Sir OG, di ba? Oo, hindi sa totoo lang ano yan. Huwag na kayong OA. Oo. Hindi naman kayong bumitaw ng mga punchlines. Sila naman. So, depende sa inyo. Matuwa ba kayo o hindi? Pag hindi, edi hindi. Pag natuwa kayo, edi okay. Pero, at the end of the day, mas marami namang natutuwa kasi sumasakit si Oki. Sumasagot siya, di ba? Oo, kahit nga ako, pag nandun ako sa, ano, sa It's Showtime, tapos ano yun ako ni Vice Ganda o ng kahit sino doon, kailangan lang talaga yung presence of mind mo na kailangan marunong kang bumalik, pwede mo silang hiritan kasi open naman sila sa ganun. Ganun yung Showtime. Oh, mga Tito Oji, nabasa ko nga na pinasalamatan ni Oji si Vice Ganda dahil ginagawa niyo ito para mapasaya ang mga madlang people. Oo. Tsaka parang tayo dito, di ba, Nay? Oh, minsan may banter tayo na ikaw yung topic, yung tabula. Oh, pumapayag ako na ganun din. Pero pag wala ng camera, ayun lang. Charot lang, charot. Ay, hindi. Gusto mo sabihin ko dito. Charot nga lang. Na-offend ako minsan sa kanila. Sa totoo lang, na-offend ako sa inyo, Loy. No? Pag pinapahiya niyo ako dito. Uy, magkina ka naman namin pinahiya. Ito, Oji, kumutot ako. Kaya nagawa mo na kami ba? Kumutot? Hindi, parang yung ano niyo, yung response niyo dun sa pag-upo. Medyo nakaka-offend. Ay! Sorry, no. I'm sorry, Mo. Nakap ko na nga lang si Toji kahit hindi ko nakahayin. Ganyan ang boss, ipuututang kita lalo. Akaloka. Oh, eh, Diyos ko, hindi. So, ganun lang naman ang barkadahan. Siyempre, kung masyado kami formal, baka maboring kayo sa amin. Maburyong kayo, tapos lilipat kayo sa iba. Okay na yung mga ganitong harutan. Basta wala lang lumalabas na dugo. Kasi walang pisikalang nagaganap. Yes. Anyway, ayan. So, ganun lang yung buhay. Yes. O, pag ayaw yung palabas, o na-offend kayo, o na-insulto kayo, edi lipat kayo sa iba. Pag nagugustuhan niyo naman, dahil masarap sumakay, masarap tumawa, hindi ba natili kayo sa It's Showtime? Ganun lang. Yes. O kung Itbulaga pa yung pinanonood niyo at natutuwa kayo sa Tito Vic and Joe, edi okay lang din. Yes. O marami kayong choices. Yes. Diba? Oo. Huwag niyong busitin sarili niyo. Ha? Pero kay Jackie lang tayo, no? Oo nga. Pero Jackie, bongga si Mayor si Jackie. At ang puti ng kilikili. Oo, oh, diba? Yes. Saan naman tayo siya kilala? Sa galing niya sa pagsayaw, diba? Naman, ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa atin na hindi pa natin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo na po yung subscribe button na nandang sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana mo na rin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Nandyan pa rin po yung aming New York Escapade. Abangan nyo, susunod na ang aming Las Vegas Escapade naman po ang ating po-post dyan soon sa Mama Loy YouTube channel. And thank you so much Envy Skin Beauty and Wellness Center para sa aming cuties, face, body and wellness. Thank you sa mga pa-drip. Yung mga drip natin na nag-boost tayo bago tayo pumunta dito sa Amerika kasi nga dahil nga sa init, di ba? Correct. Tsaka sa mga ano, mga variant chuchu, mga viruses. Yes, pampalakas ng immune system. Thank you po, Envy! At ako naman, just ko, nakarating ng Ideal Vision dito sa San Diego. Ayan, at syempre, may exclusive interview po tayo. Yes! Oo, nilusob natin dito sa kanyang tahanan si Chris Aquino. Yeah! Oh, maraming salamat, Mare. Thank you, Ms. Syempre, Chris. Ang kulay natin kay Maring Chris ay si Noel Alonso. Yes. At si Tita Marian Opeña. Lalo't higit si Bimbi. Bimbi! Bimbi Aquino, maraming salamat. Na thank you so much, Bimbi. In-interview ko si Bimbi. Yes. At syempre, sinamahan siya ni Chris Aquino. Yes. Oo, we love you, Ms. Chris. We love you, Bimbi. Ang bait-bait no ni Bimbi. Laging nanonood. Nakakatawa wow. Yan. Nakakatawa yung mag-ina, yung kanilang dynamics. Yes. Siyempre, laging may update naman ng mama mo sa kanyang IG post. No? Oh, yes. So, kumusta na ang mama mo ngayon? Mom is the type na don't force her. Kasi, alam mo naman, slowly but surely, she'll accept it.
So ano to, final na nawala na si Chris Aquino, ang iyong mommy at si Mark Leviste. Since before mom's birthday, they're not together na. Bakit wala na? Dahil may bago na? That's up to mom to say. But yes. Meron. Yes, pwede. Yeah. Meron. Makulit lang, but very good guy. I would have to join. Like, he's not makulit din. Mas malala ang sinabi mo. I know. Ako na sasagot, Ocha. I will save my son. Yes, definitely. Walang balikan ang mangyayari. I've kept quiet because mas matindi yung treatment na pinagdaanan ko recently. Hirap ako, pagod ako. Why should I burden people when everybody has their own burden na kailangan lang malagpasan? Manoorin niyo yan sa OGDS Inspire sa nasa I1PFC na rin po, ha? At syempre, pasasalamat natin sa Headway Vera Salon, sa Nail Cocktails. Diyan lahat yan sa Moroto. At maraming salamat sa Zion Philippines para sa Sona. Wow. Yes, at sa massage chair nila. Yes. Meron kami niyan ni Loy, no? Zion. Zion Philippines lang, ano, apaka mabili niyan. Kasi, totoo. Ang galing, ang husay sa katawan. Ayan, oh. Totoo. Trusted. Talagang, ano, talagang mamamasahe po kayo. Correct. Diba, ng bongga-bongga. Oo, hindi ba? At syempre, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa Odin, OGP yan, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang gising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Kinilataan ng barko! Baka may iwan na yung barko si Joseph, okay, ano man hihila? Baka naman ma-misinterpret yun, sumisigaw kami rito kasi nakikipag-away na kami sa ano, sa, sa ingay ng nasa likod. Oo, biglang pumuesto eh, kaya naman parang nakikipagbanggaan sa mga boses namin eh. Pero hindi ka naman galit sa kanila. Ay, hindi! Ako galit eh. Diba? O, diba natututo ngayon yung na mga nasa likod, hindi ba? Nakikinig kami sa mga plano nila sa buhay. Alam namin yan. Ha? Teka lang, kaya may naiintindihan ba yan ni Josa? Ha? Naiintindihan ba? Mamaya pa-i-interpret kay Josa yan. O, basta may mga plano sila, susundan namin sila. Mukhang magpapakain sila. Mukhang pupunta sila sa restaurant at manginginain kami. Wow! Alika na! Katulad kanina. Oh. Abay na, kumakain kami. Diyos ko, di ba kumakain tayo? May bata doon, no? Bata, 4 years old. Oh. Naloka ako. Oh, bakit? Diyos ko, bata pa lang ang husay mag-Ingles. Ay, ang talino. Eh, nay, nasa Amerika tayo eh. Malamang. Ay, ganun ba? Ay! Ba't ka? Sa harap na yung sandot ngayon. Ah! Orte!